Mamayang gabi, may dinner tayong tatlo. Ang anak, mas mabuti na sabihin yung totoo. Mas malaking betrayal ang mararamdaman ng mga mahal natin sa buhay kapag pinatagal natin ang isang kasinungalingan. I don't think we were formally introduced. I'm Adelina. Kamusta naman si Lucille? Mabuti lang wala siya dito para hindi niya makita ang pagkatalo ng anak. I hate to be the judge of that. Pero mukhang pupulutin kayo sa kangkungan. You're dressed for it anyway. People of the Philippines versus Marisa Pineda Zuliani. Miss Pineda, did you in any way coerce these board members to sell their shares? No. May we now call in the primary complainant on the witness stand, Mr. Roberto Hoxon. Sinusubok talaga ni Hoxon ay nagpasensya. I won't let you go down for this, Marisa. Walang kasalanan si Marisa. I did it. Bakit mo ginawa yun? Hindi dapat inako yung kasalanan ko. Akala mo walang kapalit ito. I want you to deliver Elisa's head on a platter for me. Pwede mo yung pag-usapan yung mga bagay niyan dito. Trabaho ko, protektahan ka. At yung pinag-uusapan niyo, ikapapahamak mo yan. Sigurado ako kagagawa ni Marisa lahat ng ito. Adelina Guevara, she is a shareholder in Senadoza. Loyal supporter yun ni Marisa. May kailangan ka malaman, anak. Hindi ko matangka po paano nagawa ni Jorge sa ito. Itong sulat ng tatay mo, ito ang pinakamalaki nating ebidensya na talagang may ninakaw sa atin ang mga Senadoza, anak. Lalaman tayo, anak. Lalaman tayo. Magabay. Makapaniwalang nagpa-aresto ka. Is there anything I can do to help? No need. Besides, I can use some time for myself here in my own home. Sa tingin mo ba tatayo yan sa korte? Bibigyan na lang kita ng connections kong lawyer. Alam mo naman naka-house arrest ako ngayon. Yung sinasabi mong kapalit ng tulong. I meant what I said a while ago. Ikaw ang maghihiganti para sa akin. Ikaw ang magbibigay ng hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Gusto kong gawin mo yon sa lalong madaling panahon. I don't have that much time. Anong ibig mong sabihin? I am dying, Marisa. I have stage 4 breast cancer. Binigyan ako ng taning ng mga doktor.
bakit masyadong involved yung Adelina sa affairs ni Marisa? Sinasabi ko nung abe, hanggang ngayon sinusuportahan niya pa rin si Marisa. Sinusuportahan? What do you mean? Mas makakabuti kung hindi ko muna sasagutin ang tanong mo. At bakit naman? Akala ko ba nagkapalagayan na tayo ng tiwala? Concerned lang ako. Ayokong malagay ka sa alanganin. Soon I'll be reunited with my son. Matagal na rin akong nalayo sa kanya. Kaya importante sa akin, nakapagharap ko na siya. Nakapaghigantihan ko na siya. Nangako ka sa akin, Marisa. Sabi mo, pagsisilbihan mo ko at handa kang pumatay para sa akin. Ilang beses ko nang niligtas ang buhay mo. This is the least you can do for me before I die. Gusto kong alaman mo, pag hindi mo ginawa to, mapipilitan akong gawin sa anak ni Elise ang ginawa niya sa anak ko. Tingnan niyo tong painting, oh. Ang saya tingnan. Parang tayong tatlo ngayon. Problema tayo. Everything seems bearable dahil magkakasama tayo. Thank you. Thank you to both of you for tonight. It really means a lot to me. I love you, Dad. I love you, Anak. Nasaan ang mag-ama mo? Nag-dinner kasama yung mga anak niya. Please, join me. Pinayagan mo? Of course. Anak pa rin ni Gabriel si Jake. At kapag pinigilan ko naman, lalo lang akong magiging kontrabida sa mga mata niyo. Then, dapat tayong gumawa ng paraan para mailayo si Hope sa kanya nang walang magagawa si Gabriel. Why don't I get you to some dessert? Kayo? Game. Game? Okay po yan. Ice cream? Opo. Okay. Second. Ate Sonia. Ate, what's up? Gabriel, may bumagsak na kisame sa isang site natin. Dalawang tao natin na na-injure. Pwede mo ba silang punta sa hospital? Just to make sure that they're okay. Baka mademanda pa tayo. Okay, sabihin mo sa lawyer na magkita kami sa hospital. Dad, anong nangyari? There was an accident sa site kanina.
It's urgent. Jake, okay lang ba na ihatid mo yung kapatid mo pa uwi? Of course, Tito. We'll just text you. Salamat. Ingat kayo, okay? You too, Dad. See you, Tom. See you. Ingat rin po kayo. Tara. Tara. Ikaw ba masaya, anak, na ako ang binabantayan mo? Nailusing, hindi naman ho sa ganun. Masaya naman po kung binabantayan kayo. Nagtataka lang ho kasi ako bakit pinagpalit po ko ni Marisa sa isang mas matangkad. Tsaka lamang lang ho ng isang paligo sa akin. Eh, mas borta rin naman ho ako dun. Oo. Ayan nga ba sinasabi ko eh. Alam mo, huwag ka na magtampo. Dahil alam ko naman na meron kang espesyal na lugar sa puso ng anak ko. Kita mo nga, ako nga ang pinababantayan sa'yo. Mm. Ang ibig ko ba sabihin nito eh? Boto na rin ho kayo maging manugang ako. Alam mo, mabuti pa, magkape ka, ipagtitimpla kita, ha? Tawagan mo na agad yung numero na ibinigay ni Ms. Guevara. Mag-set ka kagad ng meeting para makapag-file ng tantay ng kaso laban kay Elise. Yes po, madam. E di, pag nagkataon, madam, makakabalik na tayo ng sinidosa. Hindi lang tayo makakabalik. Ako na ang magiging major shareholder ng kumpanya. So, ibig sabihin, madam, pwede ko na itampal sa pinky na yun lahat ng panlalait niya sa akin? Kung yun ay kaliligaya. Perfect. Cheers mo daw. Miss, excuse me. Can I buy you a drink? Sagot ko na pati bilhin ninyo. I'm not interested. What do you mean not interested? Wala pang tumatanggi sa akin. Consider this the first time. Kilala niyo ba kung sino ako? Ha? Hindi. At wala akong pakialam. Ano sabi mo? Sir, ayaw ng boss ko. Baka pwedeng bumalik na kasi upuan niya. Pinabasa siya talaga ako eh! Wala pa rin sina Gabriel at Hope. Baka naman kasama na naman nila si Marisa. Thank you.
full tank pa naman to, pero hindi ko ayaw mandar. Tsaka kakapalit lang ng battery nito eh. Hala, may missed call sa akin si Ma'am. Wala akong signal ngayon. Di ko siya matatawagan. Wala rin akong signal. Denise. Gabriel! Where's Hope? Where's Hope? Iniwan ko siya kay Jake. May emergency sa site kanina. Wala pa sila? What? Why would you do that? Bakit mo iniwan si Hope kasama si Jake? Man, Jake is trustworthy enough to take care of Hope. Gabriel, you know that I do not trust that boy. Bakit mo gagawin yun? Elise, you're overreacting, okay? Jake is not a criminal. Kapatid siya ni Hope, anak ko siya. Aalagaan niya si Hope. Altas ko sa sweldo mo lahat ng damage sa siningil sa akin ng restaurant kanina. Hindi mo ba't collateral damage yun sa pagligtas ko sa'yo? Requirement ba na makapagbasagulo ka? So tuwing may lalapit sa akin, ganun ang gagawin mo? Eh wala naman kayong requirements kung paano ko gagawin yun eh. Kinuha niyo ako para protektahan kayo, so yun yung ginagawa ko. Ano nangyari? Mukhang kailangan ko siya itulak. O sige, tulungan kita. Hindi ka naman masyadong hunk para matulak na yung mag-isa. Hindi, huwag na kaya ko na to. Eh, baka magkasakit ka pa eh. Baka konting tulak lang nito, maandan na siya. Tara. Sigurado ka? Oo. Eh, mukhang namumutla ka pa eh. Ako pa. May pasapa ako nito, oh. Sige, tara. Tara. 1, 2, 3, go! Dito yung anak mong Elise. Kaso kasama yung anak ni Marise. Ano pong gusto niyong gawin ko? Okay, ma'am. Sige po.